Pero ano ang mabalik? Mabalik yung maging magkaibigan tayo. Lagi tayong magmumuhol, mag-happy-happy tayo, ang ating relationship, hindi natin sisirain. Kasi masaya tayo. At pag may blessing ako, may blessing na. Yun ang mga promises. Kaya, isublong mo sa akin si Jesus. I believe, mga kapatid, this last day, dito sa message, sa ating kapanahonan, kung ano nangyari doon sa unang panahon ng ating panahon, ay ganun din ang mangyayari sa unang panahon. History repeats itself. Kaya ang pinakapangit po na tinatawag na role, kung artista ka, ay ibigay sa iyo ang role ng isang kontrabida. Ay nakita na bang po ninyo sa pelikula ang kalagayan ng isang kontrabida ay laging bumbong sarado. Let's say Max Alvarado. Diba? Ang image niya, basa. Diba? Pagka sa publiko siya, apektado ang kanyang karakter. Binubong siya ng mga tao, boo! Pero sa totoong buhay, mabait siya. Pero yung role na naitalaga sa kanya ay role ng isang tinatala kontrabila. Pero lagi tayo magagawa. So, kahit anong balik mo, branded ka dun sa role na yun. Yun ang gagawin mo. Ngayon po, dito sa atin ay isang tinatawag na senaryo. Isa itong tinatawag na parang pelikula. Ito po pinatang ng pamilingkod natin dito sa pangunay, parang isang pelikula. May kanya-kanya po tayong role na ginagampanan. May extra lang dito. Sino po ang extra dito? May sarawin din yung extra. Diba? Ang extra yata ngayon na, sabi ko na yata, 1.5. Kapakita na yung mukha mo sa side, ho? Wala. Kasi natin, mapapagtanungan ka lang ng bilay. Nakita mo ganito. Na ay, hindi. Tapos na yun, wala na yung story na ito. Pero 1.5 yun. Pag may tutulagal, 3,000 yun. Diba? Pero mawawala na siya sa scenario. So, ang paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, parang dumadaan lang yun. Pero kung lagi ka na sa screen, lagi ka na sa highlight, kahit hindi ka pa ang bida, masarapampi ka ng bida, diba? Ay, ang ganda po ng kalagayan mo sa street. You say amen? Iba-ibang klase. Merong namamatay dyan sa telenovela na yan, pelikula na yan. May namamartir dyan. Iba-iba po. Yan ay isang kasaysayan. So, ang paglilingkod sa Diyos ay para rin isang istorya. Para rin isang kasaysayan. Ngayon po, dito sa ating local church, ang Diyos ay kamatawa ng isang istorya at kasaysayan na ang lahat ay bida. Paano mangyayari? Gusto lahat ang bida. Kaya outside, dito sa church, amen, na mga lumabas at kumalaman, ang papel na nasumpungan nila doon na script ay kontrabida. Diba? Kasi kung part ka ng bida, ano pa sa loob? Ano ng puso mo? Ano ng simpatya mo? Pero kung lumabas mo ang simpatya mo, hindi ka ano po, mga kapatid. Diba? Nahalala niyo ba yung pinagawa na Star Wars? Star Wars, noong unang panahon, di pa po yung ako Kristiyano, Star Wars. Star Wars na yun. Tama. No? Meron doon Darth Vader. Hindi pa siya yung nakamaskarang may team na di ba, nakalaban ng mga Jedi. Yung Jedi, mga iba't ibang klaseng creature yun na mabuti ang kanilang patakaran, ang kanilang buti. Pero meron isang senador na nagtaksil at nagtetake side sa dark side. Bayan na yung story nun eh. Namulik na siya, hanggang muhulihin na siya ng mga Jedi, wala mapansyan. At meron doon isang tinatawag ng dati na parang prince or ano doon, isang nakalimutan ang pangalan niya ay nakalimutan ko yun, matagal ng panahon. Na doon saan ay na-compromise siya, na-obliga siya na kumampi sa dark side. Para ang buhay ng kanyang asawa maisalma na. Ang nangyari, yung kalaban siya ng katotohanan, yung mabangis, diba, si Darth Vader, kalaban talaga siya. Samas pala siya nito, nasunog siya. Sinagip siya ng kalaban, binamog siya. Okay, kaninsahin ka ganun din. Kaya yung gumawa ng script na yun,
Para may knowledge siya sa battle of good and evil. Diba? So, ang pelikula ay good and evil lang. May panahon na namabayag pa ng ibig. Diba? Ang pwersa, yung mga bumubuti, may panahon. Para naramdamin nila ang tinatawag ng mga nasa right side. Biglang babalik na ng sitwasyon pagdating sa dulo. Kasi tapos na na istorya yan. Hindi ka na kailangan magtaka na ang nanalo ay ang tinatawag ng mga nasa good side. Ang nanalo ay ang right. Kaya ganoon din ang senaryo sa Third World War, sa Battle of Armageddon. Bright ang magiging overcomer pa rin. Dahil lahat sila na sumama sa boycott ay maglalaban-laban. Magkakandulan. Kaya nagtitingon lang sila sa isang tinatawag na na tinatawag natin na interest. Gibahin ang right. Magtitipo ng Antikristo sa isang interest. Wasakin ang katawan ni Kristo. Pero ang isang interest na yan, kapag humantong na sa kapunuan, ay itakala at wawasakin ng Diyos. Maglalaban-laban sila. Maglalaban-laban sila ng kanilang mga laman. Hanggang mga buwal sila sa isa't isa, yun ang battle of Armageddon. Russia versus, diba? Muslim country. Natin maglalaban-laban, North Korea, America, battle of Armageddon. Kaya sinong malalabi? Kapag digmang pandigdigan na gana, walang malalabi. Ang nalabi yung na-rapture. Diba? Before the tribulation. Kaya dito sa ating topic, Revelation 10, I believe ang seven thunders ay seven revealed truth contained in the seven seals. Kaya dapat mong upuan, kaya pala ang seven seals habang binabasa ko, naiiyak ako, naluluha ako, napupuspos ako, nagiging strong ako, lumilinaw ang unawa ko every time na binabasa ko dahil sabi ng mensahe, ang kapayag ng pitong pulog ay nakapaloob dyan. Right, amen. Amen. Kaya kailangan natin yung basahin. Maunawaan at sampalatayaan ang nilalaman niya para ikaw ay magkaroon ng rapture. So kapag naintindihan mo yan, librong maliit na yan, little book open, mag-iiba ang nature. Mag-iiba ang katotohanan sa buhay. Mag-iiba ang paninindigan mo. Dahil naunawaan mo ang contents ng little book. Kaya yung little book, 8-11, ibinigay ng anghel kay John at kinain ni John ang little book. Amen? At ang kinakain niya ay mapahit. Matamis sa kanyang bibig, pero mapahit sa kanyang diyan. Nagkakaroon ng tinatawag na birthday. Diba? Pagbubulay-bulay sa bawat mensahe, mapahit. Wound yun eh, diba? Wound. Wound of the spirit, mapahit. Paano mo naunawaan, pero sa iyong bibig matamis. Then, nang makakuha ni Diyan lahat ang content ng book ng nilalaman ng Revelation, sabi ng tinig, manghula kang muli sa mga tao. Hindi na si Diyan ang nagalala. Si Diyan ang nagalala sa dimension. Sino ang inatusan ngayon na muli manghula? Tayo. Tayo yung tipo ni Diyan na laging nakahinig.